Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay makiki-update tayo sa kaganapang nangyari sa katatapos lang nitong Men's Division FIDEchess.com Grand Swiss. Ayan, so dito makikita na natin kung sino ang nag-top 2 sa Men's Division na papasok sa candidates para sa next year Candidates Chess Championship. Okay, so ito ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Grigory Oparin ng Russia versus Super Grandmaster Alireza Ferrugia ng France, ang laging nakababad sa top board. Nakarating na si Oparin, ano? Malakas din ang mga pinisak ni Oparin. So tingnan na kagad natin, white dito si Oparin ang ginawa. Nag-E4, nag-E5 si Ferrugia, nag-Nf3, nag-Nc6, nag-Bb5 Ruy Lopez, nag-Nf6. Ayan, Berlin variation ng ginamit ni Alireza. Ibig sabihin ito ay panabla. Panabla kasi yung Berlin variation eh. So tabla lang, kinakailangan niya, champion na siya, kaya niya ginawa yan. At dito, nag-anti-Berlin, ayaw naman pasukin dito ni Oparin yung pinaka-mainline na nagka-castle, tapos kaka-capture sa e4, magdi-d4, aatras, iti-threat ang bishop, kaka-capture rin ng knight para mag-gain ng tempo, kaka-capture sa e5, at maagang queen to queen na dito madalas tabla talaga ang resulta. Okay, so kapag nag-d3 ang puti dito, anti-Berlin, ang ibig sabihin, gusto ng laban ng puti. So nag-bishop c5, yan ang line, kumapture na sa knight, nag-d8 c6, and nag-castle dito. So dito mga kamatsyas, ha, once again, lagi po nating ilang beses natin napasadahan ito, bawal ang knight takes e5 na yan dahil blunder ratios, mayroong queen d4. Threatening matchas, and may threat sa knight sa e5. Okay, kaya malaking mali yan. Kaya dito, kinakaslingan lang talaga ng puti, and then dito, knight d7. Ayan, dahil nakapag-castling na, eh, kailangan depensahan ng e5. Nag-c3, nag-castle, nag-d4, may tempo attack, nag-bishop d6, and then nag-bishop g5, develop, ayan, para may tempo. Nag-f6, yan talaga gusto ng puti, pinoprovoke talaga yan. Nag-bishop h4, atras lang, maintain lang ang pressure, umilag kagad sa pressure ang queen. Maaaring lumipat sa g6 o kaya sa h5. Nag-knight bd2, tuloy lang sa pag-develop. Nag-a5, space sa queen side. Umangat, queen c2, connect ang mga tore. Queen f7, ayan, kanya-kanyang development progress. Bishop g3, at nag-a4. Yan ang bagong luto sa posisyon na ito mga kamatsyas. Novelty, dahil ang madalas gawin dito ay Rook E8. Ayan, nitong nakaraang 2017, nauwi sa tabla ang laban. Okay, balik tayo dito sa new move A4. Nag-B3, hinamon kagad ni Oparin. Nag-E takes D4. Nag-Bishop takes D6. Nag-C takes D6. Nag-Knight takes D4. Nag-A takes B3. Capture-captura na. Rook takes A1, Rook takes A1, nag-D5. Ayan, para break kagad, mawala kagad ang weak D6 pawn. Kinapture, Queen takes D5, nag-Knight C4, nag-Knight E5. Hamon-hamon talaga, no? Ang strategy talaga dito ni Ferrugia, tabla lang. Nag-Knight B6, double, Queen D8, kinapture-capture, at dito, nag-Knight F5. Ayan, para threatening Knight E7, double. Nag-queen e6, nag-rook d1, control lang sa d-file, knight f7 para walang rook d6 o kaya, ayan, para walang rook d6 o kaya knight d6, control lang. Nag-knight d4, bumalik, threat ang queen, umatras queen e7, nag-knight f5 ulit, queen e6, nag-knight d4, nag-queen e7, at pumayag na ang parehong player na mauwi talaga sa threefold repetition. Tabletas mga kamatsyas. Yan po ang nangyari dito sa last round sa top board. At ipakita ko sa inyo ang standing after round number 11. Pinangunahan ni Ferrugia, 0.5 ahead, 8 points. Sumusunod si Caruana and Oparin, tied with 7.5 points. Yun nga lang dito, eh dalawa lang talaga ang kukunin para sumulong sa candidates next year. Kaya dito, ang 2 slots na yon ay napunta kay Alireza and Fabiano Caruana. Ayan. Pag hindi pwede si Caruana o kaya si Ferrugia, aakyat yan. Si Oparin reserva. Nakaabang si Grigory Oparin. Galing din ni Oparin, no? Galing sa ilalim yan eh. Humarurot pataas. So, isusunod naman kaagad natin dito pa rin sa video na ito ang Women's Division. Tingnan na kaagad natin.
Ayan, ang magkalaban dito ay ang magkababayan, WGM Jinner Zhu ng China versus GM Ting Ji Lei. Ayan ang talagang leading sa matagal na rounds, no? Si Ting Ji Lei. Okay, tingnan na kagad natin. White dito, si Zhu ang ginawa, nag E4, nag E5 si Lei, nag Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, Spanish approach A6, Bishop A4, nag Knight F6, nag castle, nag Bishop C5. Ayan, Archangelsky variation. Nag C3, ang idea mag D4, nag B5, Bishop C2, nag D5. Ayan, medyo sharp ang bitaw dito ng black. Ang ginawa sinabayan, nag D4. Ayan, matapang din tong si Zhu, no? So nag D takes E4, nag Knight BD2. Aba, grabe, no? Ibinitin ang knight sa F3. Bookline pa rin naman ito, pero yung knight dito ay third line. Ang pangunahing line talaga dito ay knight takes E5. Ayan, pumapangalawa yung D takes C5. And pangatlo itong knight dito. Tingnan natin. Nag E takes F3, nag queen takes F3. Ayan, nakabitin din yung knight. Bitin pa rin naman yung bishop. Nag bishop D6. So kahit daw yan ay bookline, pero bad move daw, no? Ang mainam daw na tira ay Bishop E7. Ayun. So, bookline pa rin itong Bishop E7, pero yan daw ang mas mainam na line. Pero, nag-Bishop D6 si Lei, nag-Queen takes Knight, check, Bishop D7, harang, nag-Queen F3, nag-E takes D4, nag-Knight E4, hamon ang Knight sa gitna, kinapture, Queen takes E4, check, and nag-Bishop E6. Ayun, another bad move. Ito po ay parehong-parehong ginawa ni Kosteniuk nitong nakaraang 2015 versus Bologan, black si Kosteniuk. So dito ang tira daw ay King F8, yan ang good move. So lalabas yan ang novelty kung may makakagawa niyan na suggested by strong computer engine. Pero ang ginawa dito, Bishop E6, so bookline pa rin, lalabas. Nag Bishop G5, yan din ang tinira ni Bologan. Grabe, aral na aral din tong si Zhu, no? Alam niya itong line. And nag Queen C8 dito si Lei. So yan ang novelty talaga sa game na ito. Dahil si Kosteniuk ang ginawa noong 2015, Bishop E7. Tapos kinapture, King tuloy ang pwersadong ipang-capture kasi hindi pwedeng Queen mabibitin ang Rook sa E8. Okay? Natalo si Kosteniuk kay Victor Bologan, Qatar Masters Open 2015. Ayan. So balik na tayo dito, nag-Queen C8 si Lei, novelty. Then, kumapture, C takes D4, idea D5, mababagsakin ang bishop. And then, nag H6, paalis muna. Bishop D2, nag C6 para ma-prevent yung coming D5. Nag rook AC1, queen D7, nag rook FE1, nag king F8. Ayan, hindi kasi makapag-castling basta-basta kasi susundutin ng matyas doon. May buntot, una, ulo, mga kamatyas. Kaya di makapag-castling ang black eh. At dito, ang ginawa, nag-Bishop B3, pressure sa Bishop, pero inaccuracy daw, ang mainam daw ay simpleng atras lang daw. Queen F3 ang idea, mag-B-Bishop E4 para targetin ang weak pawn sa C6. Yan daw ang tamang plano, pero balik na tayo, nag-Bishop B3, capture-capture, na-damage nga lang ang pawn structure, double pawn, nag-Rook E8, ayun, tinapatan ang Queen, inaccuracy din daw yan. Ang tira daw dito ay Rook C8 na lang at talagang pangalagaan na raw ang pawn. Tapos ang gagawin, G6, King G7, then Rook HE8. Yan daw po ang mas tamang plano. Pero balik na tayo dito, nag-Rook E8, nag-Queen takes C6. Ayun, nakapingas pero inaccuracy pa rin daw. Ang tira ay Queen F3 at atras lang. Grabe, no? Hindi. Atras lang daw. Pero Queen takes, Rook takes E1 check, pwersadong Bishop pang capture. Capture, capture, and King E7, nag F3. Ayun, inaccuracy daw. So, dito ang mainam daw na tira ay D5 lang. Nung tinignan ko nga ito mga kamatya, sabi ko, paano kung capturing yung pawn sa A6? Meron daw Rook C8, aagawin ng C-file at may paparating na Rook C1 o kaya Rook C2. Ayun, para atakihin ang pawn sa B2. E, double pawn lang din naman yan. Kahit nakapingas ang pawn, parang walang epekto, no? May counter daw na malakas ang black. So dito nag F3 muna, King D7, nag D5, Rook C8 hamon, capture capture, and Bishop C3, G6, nag G3, King D7, nag King G2, nag Bishop C7, nag F4, nag Bishop D8, nag Bishop E5, F6 paalis,
Bishop c3, King d6, nag f5. Ayan, pang damage sa pawn structure, no? Pag kumapture ang black, double pawn nga naman. So dito, para mapangalagaan ang pawn structure, nag g5 lang. King f3, nag king takes d5, nag king g4, uy, dadaan sa h5, nag king e4. Yan ang nakwenta dito ni Lay, na kapag nag king h5, bitin ang pawn sa f5. Nag b4, bishop e7, nag h4, bishop d8, king h5, nag king takes f5, king takes h6, capture, capture, nag king g4, tempo, h5, nag f5. Ayan, saba yan. King g6, obligado mag bishop g5 para maingatan yan. Nag h6, pamigay na talaga ang bishop dyan. At dito nag f4, king g6, f3, nag bishop e1, pigil. King f4, king f6, king e3, nag king e5, f2, capture, capture, and king d4, saktong-sakto. Grabe, parang tinimpla talaga. Oh. King d3, king b6, king c4, capture, capture, at dito tabla talaga. Bakit na tabla? Kasi king b6 lang, walang magagawa eh. Kahit kapag dumikit kasi, ka-capture and capture, insufficient material, magkakaubusan ng pawns. So, yan po ang haganapang nangyari dito sa kanilang last round. At ito naman ang final standing sa women's division. Pinangunahan ni Lating G, 1.5 lead. Pumapangalawa si Paets Elizabeth and si Zhu Jiner, 7.5 points. Ayun, ano? Ito yung sinabi ko sa inyo, mga kamatsas, kung ibibigay na ba ni Lay sa kanyang ka-teammate, no? Tabla lang. Yun nga lang, di nakapasok si Zhu Jiner. Kung dalawa lang din ang kukunin dito for candidates, ha? Hindi ko po alam kung ano sistema sa women's division, eh. Iba kasi yung sistema nila for world championship cycle, eh. Meron silang tinatawag na yung parang round robin muna na kung sino mag-champion doon. Parang pinaka-candidates na rin, pero iba tawag, eh. Ayun. So, basta dito, ang first and second place ay si Paets ng Germany. Grabe, nakaharurot si Paets, no? Ayan, and congratulations kay Lating G. Ayan, ito naman ang kanilang picture, mga kamatsas, sa kanilang matinding awarding. Ayan, okay. Ayun pala si Zhu, no? Yung matangkad. Katabi ni Lay. Ang tangkad na rin ni Alireza. O, nakalaro ko yan itong nakaraang 2018 Asian Continental. Hindi pa ganun katangkaran, pero ngayon mas matangkad. Grabe. Fabiano Caruana and Opa rin ng Russia. Si Opa rin, silent, no? Grabe, humaruro. Tinalo niya si Dubov, eh. Matindi rin to si Opa rin. Yan po, mga kamatsas, ang kaganapang nangyari sa kabuuan ng na-cover nating games dito sa FIDEchess.com Grand Swiss 2021. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mga video upload sa YouTube at sa ating Facebook page. At makakaasa kayo, in God's will, ay magpapatuloy tayo sa pag-update sa pangdaigdigang ahedres para makatas natin sa ikalalakas po ng Philippine Chess. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang videos.